Ito na ang final update na hinihintay ng mga masugid kong subscribers at followers dahil ayaw talaga magpapigil ng Honda Motorcycle Corporation sa sunod-sunod na paglalabas nito ng mga new upgraded motorcycle at sa katunayan nga ay nag-post na ulit ang Honda Philippines ng kanilang sneak peek na picture at ayon sa larawan ito ay may tagline na The Ultimate Ride is Coming Soon. Ibig sabihin ito ay nagmamadaling darating at makikita natin na sa hugis pa lang ng taillight ay masasabi nating ito na talaga ang bagong Honda Click 125 2023 kaya ngayon paparating na payday at 13-month pay ay ihanda nyo na ang inyong mga naipon dahil ngayong darating na Pasko ay deserve mong regaluhan ang iyong sarili ng bagong motor. At wag na natin pahabain dahil magmula ngayon ay araw na lang ang binibilang at ang scooter na ito ay lalapag na sa Pilipinas anumang araw at oras magmula ngayon. At para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Honda Click 125 2023 ay mayroong dalawang model variants at ang isa dito ang possible dalhin ngayong taon dito sa Pilipinas at ito ay ang CBS type at ang CBS ISS version. Alin man ang dalhin ng Honda Philippines sa dalawang ito ay pareho lang itong mayroong poging looks at similarity in some features at ang ating pagtutuunan ng pansin at tatalakayin ay ang CBS type standard version dahil ito for sure ang kanilang dadalhin ngayong buwan dito sa ating bansa. Ngayon ay ipapasilip ko sa inyo ang actual na mukha ng Honda Click 125 CBS version at ito na mismo ang dadalhin dito sa atin ilang araw magmula ngayon pag-uusapan natin ang CBS type na ang kahulugan ay combination brake system at ito ay available sa dalawang kulay, ito ay ang sporty black at ang sporty red at ang pagkakakilanlan nito ay ang kanyang glossy color at gumagamit pa ito ng mechanical key at hindi ito naka smart keyless system at wala din itong ISS. Ngunit pagdating dito sa ating bansa ay ang Honda Philippines ang magdi-decide kung anong color variants ang gusto nilang dalhin dito sa atin, maaring mayroong white, black, o dalhin nila ang 5 colors. At ang isa sa biggest changes na ginawa sa scooter na ito ay ang pag-redesign nila ng kanyang body cover kaya ito ay nagmukhang fresh and sporty looks at very well improved ang mukha nito at ginawa na nila itong V-shape na kagaya ng previous Click 150 kaya naging mas malapad ang mukha nito at mas malaki kumpara sa dating Click 125. Kaya pwede mo nang sabihin ngayon na ang Click 150 at Click 125 2023 ay pinag-isa na kaya sa looks at dating pa lang ay panalo ka na at bukod pa dyan ang kagandahan nito ay lalong naging mas malupit ang overall physical appearance ng scooter na ito. Dahil sa mga sharp edges nito at mga futuristic na linya na makikita sa kanyang facial at back-to-back cover at isa ito sa mga nakapagbigay ng additional details sa kanyang aggressive design. At isa pa sa mga favorite ng lahat ay ang kanyang cooling system, dahil ang Click 125 ay nananatiling naka-liquid cooled, imagine mo yun naka-water cooled na ito, ngunit ang price ay pang-air cooled lamang, kaya isa ito sa mga biggest point ng scooter na ito, na pupwede mong bigyan ng pansin kung bibili ka this year ng sarili mong motorcycle. Habang ang air-cooled naman ay umaasa lamang sa hangin na humahampas sa makina, habang ito ay tumatakbo, kaya pag summer season kapag mainit ang paligid, ay nakakadagdag ito sa stress ng makina kaya ito ay nagsasanhi minsan ng mabilis na overheating issue pagdating sa long run of use. Kaya goods na goods, ang Honda Click 125 dahil sa kanyang liquid cooling system na taglay, na nakakapagbalanse sa tamang temperature na kinakailangan ng makina, upang makapag-operate ito ng maayos at na-enhance nito ang engine performance ng motorsiklo. At mayroon na din itong built-in USB charger in console box kaya hindi muna kailangan magdala ng power bank dahil masyado itong hassle para sa'yo kaya good thing on this upgrade ay nilagyan na ito ng free USB socket kaya lagi kang ready anytime wherever you will go at hindi ka na mangangamba na malobat ang iyong cellphone dahil pwede ka na agad mag-recharge anytime anywhere. At ang ganda na din ng free-installed na camelback mirror design na mayroong mga sharp edges kaya hindi muna kailangan ng aftermarket na side mirrors dahil sa stock pa lang ay pogi na bagay ito sa kanyang sporty looks design. At mas pinalapad na din ang gulong ng bagong Honda Click 125 2023 dahil mayroon na itong 90x80x14 sa harapan at mayroon naman itong 100x80x14 sa likod. Mas malapad na ang mga gulong nito kumpara sa previous model na mayroong lamang sukat na 80x90x14 sa likod at harap. At napakaganda din ang kanyang poging wavy disc na agaw pansin sa mga mata at mayroon naman itong single piston single disc sa harapan at sa likod naman ay gumagamit naman ito ng mechanical drilling trailing o drum brake katulad pa din ng previous model. At mayroon naman itong underseat storage na 18 liters at carry naman dito ang ilang half-face helmet, it depends sa laki at sukat nito at decent din ang lawak ng kanyang compartment, dahil madami ka na mailalagay na importanteng bagay sa loob nito, ngunit pareho lang naman ito ng capacity sa previous Click version 2. At mayroon din itong available na utility hook sa harapan na pwede pagsabitin ng mga hand carry na plastic bag at ang lapad na din ng kanyang floorboard at malaking bagay ito kapag maglalagay ka ng mga oversized na bagay gaya ng isang sakong bigas or mga package.
At very unique naman ang pagkakadesign ng kanyang digital dashboard dahil mas maporma ang dating nito ngayon kumpara sa Click version 2 at very detailed din ang mga information na nakasulat dito at visible kahit anong weather condition. Ito naman ang actual na color red na dadalhin sa Pilipinas, mas mabuti na ngayon pa lang ay malaman natin ng maaga ang mga actual color at mukha ng bagong Honda Click 2023 at ang footage na ito ay galing pa ng Vietnam, kaya Vario ang nakalagay sa kanyang decals at pagdating dito sa ating bansa ay papalitan nila ito ng Click dahil yan ang pangalan ng Vario dito sa Philippines. Uulitin ko lang, ang Honda Vario ng Vietnam ay ang Click dito sa Pilipinas at ang bagong mukha ng Click 125 na dadalhin dito sa ating bansa ay pareho na ng mukha ng Click 150, kaya napakaganda na nito dahil mas bulky na ang kanyang physical appearance na bumagay naman sa kanyang malalapad na bagong mga gulong. Mapunta naman tayo sa engine specifications. The all-new Honda Click 2023 ay mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, at ito ay equipped with ESP technology, kaya ito ay mayroon pa ding dalawang valve. Kaya nakakasigurado kang matipid pa din ang bagong Honda Click at nakakapag-provide naman ang makina nito ng maximum power na 11x1 HP at 8,500 RPM, at mayroon naman itong maximum torque na 10.8 Nm at 5,000 RPM. Kapansin-pansin ang lakas ng maximum power at torque ng Honda Click na umaabot ng 11 HP, kaya napakabilis nito at malakas kumpara sa mga ibang typical na scooter ng ibang brand na naglalaro lamang ang maximum power ng around 7, 8 at hanggang 9 HP, kaya talagang pangmalakasan ang Honda Click 125, kaya ito ay highly recommended para sa inyo. At mayroon naman itong bore na 52.4mm at stroke na 57.9mm at may compression ratio naman itong 11x1. At pagdating naman sa suspension nito ay mayroong telescopic fork sa harap at ganun pa din naman mayroon itong single shock absorber sa likod, at para sa mga hindi pa nakagamit ng Honda Click, ang bouncing performance nito ay talagang napakalambot at napakaganda sa katawan habang nagmamaneho dahil kahit mga lubak at rough road ay hindi mo masyadong mararamdaman. Kaya napaka-comfortable sakyan ng Honda Click 125 at ang bagong sukat ng kanyang body dimension ay mas pinalapad na dahil kasing sukat na ito ng Click 150, at ito ay may habang 1,918 mm, may lapad na 679 mm, at may taas na 1,066 mm. At ang kagandahan naman nito ay mayroon itong mababang seat height na may taas lamang na 769 mm, at pasok na pasok ito sa mga 5'2" height pataas, kaya bagay na bagay ito sa mga Pilipino rider na mayroon lamang average height. At mayroon naman itong fuel tank capacity na 5.5 liters at umaabot naman ito ng 280 kilometers kapag full tank, at mayroon naman itong average fuel consumption na 51.7 kilometer per liter. At may top speed naman itong 115 kilometer per hour at may bigat naman itong 112 kilograms. Last but not the least, ang stem-aided price ng bagong Honda Click 125 2023 ay 80,900 pesos. Mapapawaw sana all ka talaga, dahil kahit na ito ay upgraded na ay almost 2,000 pesos lang ang nadagdag kumpara sa previous model nito. At para sa mga nag-aantay sa bagong Honda Click 125 2023 ay ito ang final update para sa lahat, at ngayon nalaman nyo na ang full informations. Baka naman pwedeng mabigyan ng like and share ang ating video, at sa mga bago pa lang dito sa aking channel ay huwag sanang kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Maraming salamat sa inyong lahat.